Ilang paalala na tayo'y mag-ingat sa daan, ginuginita ang Road Safety Month ngayong buwan ng Mayo. Panoorin po natin. Ayon sa Presidential Proclamation No. 115A, ginugunita ang buwan ng Mayo bilang Road Safety Month sa pangungunan ng Department of Health. Ayon sa DOH, 1.3 milyon na Pilipino ang namamatay taon-taon dahil sa mga road-related accidents. Ngayong taon, may tema ang selebrasyong ito na Road Safety is Everyone's Responsibility. Isa itong paalala na lagi tayong mag-iingat sa daan, laging sundin ang traffic signs, maging responsableng driver at huwag kakalimutan ang road safety. Ayan, Pio! Napakalaga siyempre na tayo ay sumusunod sa batas trapiko at para siyempre tayo ay hindi mapunta sa mga iba't ibang klase ng aksidente. Well, parte rin ng mga nakakasama natin sa daan ang mga nagbibisikleta. Kaya naman ngayong umaga ating makakausap si Benedict Camara, ang director ng National Bicycle Organization. Alright, sir. Rise and shine sa'yo. Good morning! Good morning, sir! Hello, good morning sa mga viewers ng Rise and Shine. Sir, ano po ba ang National Bicycle Organization? At para saan po ba itong organization nyo? Ano po ba layunin nito? Okay. So yung organization namin, no, we're a advocacy group. No, ang layunin talaga namin magturo ng mga hindi marunong magbike, kung paano magbike. No? And then a second one is yun nga, yung road safety. We started doing road safety seminars since 2014. We do it monthly. Ano naman po yung mga regular activities na offer niyo para sa mga interesado sa inyong organization? Yun, every week meron kaming bike lessons. Nagtuturo kami sa iba't ibang lugar, no, ng mga yung mga hindi marunong magbike, tuturuan namin. And then yun, for the road safety seminar, pwede sila mag-sign up for the monthly road safety seminar. Alright, bakit po ba mas ini-encourage ang paggamit ng bisikleta? Ano po bang natutulong nito sa maraming mga kababayan natin? Nako, malaki po ang tulong ng pagbabike, no? Sa ating lipunan. Kung mas maraming magbabike, siyempre, number one, yung air pollution, bababa. So, lilinis ang ating hangin. And then, yung traffic congestion, bababa. No? So, yung traffic, mababawasan. And then, yung health ng mga tao, no? Yung overall health ng mga tao, kasi nagbabike sila, tataas din. So, bababa din yung mga sakit. Yun, marami pong benefits. And lahat yan connected, no? All of this is connected to also economic benefits. Sir, sino-sino naman po yung mga member ng inyong organization? Pwede po ba sumali dito yung mga interesado at paano rin po ba kami makasali? Okay, so yung members sa organization namin, iba-ibang walks of life but all bikers are supporting the cycling community. So, libre lang po magpa-member sa amin, magpa-recognize yung mga bike group, mga advocacy group, not government sector, private companies, you can sign up dun sa aming website for membership. Tapos, libre lang po. Okay, hi sir. Si Chipo ito. Ang ganda na advocacy nyo dahil may malilesen ang carbon footprints ng mga tao. No? Well, may mga payo po ba kayo para maging mas maingat tayong lahat sa daan? At ano po bang mga kailangan nating tandaan para hindi basta-bastang maaksidente? Okay, so in a road safety seminar, minsan inaabot ng 3 oras sa dami ng tips na pinag-uusapan. But to summarize, no, the 2 biggest factors for road safety is really number one, yung behavior mo as a cyclist. So tama yung sinabi kanina, no, let's follow the traffic rules and maging maingat tayo. Recklessness and pagiging bakulit sa kalsada, yan ang number one talaga na nakakos ng accident, no. Of course, hindi natin may iwasan, hindi lang naman cyclist ang pwede maging makulit, maraming road users, no? So yung iba rin, kahit na sumusunod ka, pwede ka pa rin ma-accidente kasi yung iba makulit din. No? So the second one would be have the proper safety gear, no, and visibility gear, so a helmet, wear proper shoes. And then sa gabi, gumamit ng reflectors and blinkers para makita kayo sa dilim.
Sir, gaano po ba kaimportante ang bike lane? Eh, paano po ba ang taong paggamit ng bike lanes? Okay, so very important ang bike lane for road safety. All these years, no, we've been bike commuting, walang bike lane. But to have a bike lane or even ma-recognize ang bike lane is a big first step, no, towards accepting and promoting more bike commuters, no. Yung mga dating hindi nagpa-bike commute, mas may encourage mag-bike commute kasi may bike lane na. So yung paggamit ng bike lane is stay on the bike lane. And hopefully in time, no, kasi itong generation na to, mga old drivers pa yung iba, so hindi pa nila na-recognize yung bike lane, hindi nila nirerespeto. But hopefully within the next generation, no, since dumami na yung mga bikers, the next generation would be more sympathetic and respect the bike lane and bikers more. All right, sir, kunin na lang po namin ang inyong mensahe sa ating mga manonood. Okay, so sa lahat po ng motorista and road users, no, di lang motorista, whether you're using a bike or a road, tandaan natin na ano, lahat po tayo eh mga tao, no? Lahat tayo gusto natin lang makauwi ng safe, gusto natin makarating sa trabaho ng safe. Huwag po tayo mag-away sa daan, huwag po tayo mag-git-gitan, huwag po tayo mag-road rage. No, maging mabait tayo sa isa't isa. Okay, maraming salamat po, Benedict Camara, Director ng National Bicycle Organization.